Morning mga master. Mayroon kaming hinom service kahapon, isang window type. Nung pinaandar ko, akala ko'y amoy daga lang, pero ibang amoy na, amoy sunog na. So mga seconds lang namin pinaandar, dahil sobrang amoy talaga, sobrang tapang. So dinala ko na lang dito sa shop. So titingnan natin kung bakit amoy sunog o parang nasusunog na plastic at saka alam mo yun yung mga electrical, parang ganun ang amoy talaga, sobrang baho. So pinull out namin, dinala namin dito sa shop ngayon. So titingnan natin, standby lang mga master, titingnan natin kung bakit nangangamoy ito. So tingnan natin, tanggalin muna namin ha. So shout out nga pala kay Master Dance tsaka kay Master Dodds. So birthday ngayon ni Master Dodds, happy birthday nga pala sa kanya. So tatanggalin natin to mga master. Titingnan natin yung panel board nito o yung mga electrical na winding kung saan nagkakaproblema. Yan. Tingnan nyo, may kulay itim na sa gilid. Nakita nyo ba? So tanggalin natin yung buong cover nito para makita natin kung anong sanhi yung sobrang baho. So yan, nagtingnan nyo mga master. So tatandaan natin mga master, tingnan nyo. Actually, hindi po ito sa opisina. Kwarto lang po ito ginagamit, pero yun nga mga master, tingnan nyo, so, ang laki ng damage. So sa labas pa lang, tingnan nyo, nangingitim na sa sunog. Kaya pala nung pinaandar namin, kahit nakapan lang siya, umaamoy na. So yun pala, malaki na yung damage niya. So titingnan natin kung aandar pa ito at saka anong problema. Tanggalin muna natin yung cover. So, alam nyo mga master, i-ano ko na lang ha. Pag kahit nasa bahay kayo, kailangan i-switch off nyo yung kung may breaker o tanggalin nyo yung saksakan. Kasi pag gaya nito, tingnan nyo, kahit naka-switch, naka-off na yung unit, hindi naka-off yung breaker, yan ang sanhi din na masusunog yan. Dahil yung sa breaker, naka-on pa yan. Mayroon pa yung supply o kuryente. Kahit naka-off na yung unit mo, pero dun sa breaker, naka-on pa, so posibleng magka-cause siya ng sunog. Kagaya nito, mabuti na lang na agapan agad. So tiningnan ko yung breaker, naka-on pa rin nung sa kwarto nila. So babala na po ito mga master. Delikado po ang mga ganitong unit. Pero actually hindi naman talaga siya nababasa. Tingnan nyo yung panel board niya na sa itaas. So titingnan natin kung bakit. So yun, yun o yung thermostat, yung supply ng thermostat. So based lang sa pagkakaalam ko nito mga master, either may sugat na yung wiring nito, kakusang dumikit siya sa isang linya ng thermostat, yan o, daki ng damage. Or either yung thermostat nito, hindi na siya nagtitrip off o hindi na nag-open pag ma-reach na niya yung lamig. Baka naka-thermally closed na siya, kaya laging umaandar yung unit. So magdidepende na lang siya kung sobrang init na yung compressor, saka siya magtitrip off. So yun, sa nasa dalawa, either may sugat na yung wiring nito, dumikit dyan sa body ng thermostat, hindi natingnan nung naglinis. So bagong customer ko po ito mga master, dinala lang, kinuntak lang sa akin, pinuntahan ko dahil nga daw kakalinis lang. Ito nang nangyari. So tingnan nyo naman kung anong na-damage ha. Yung thermostat, titingnan natin ito kung gagana pa ba itong capacitor. Pero tingnan nyo, sobrang itim. Yan o, may open insulation siya dyan, banda. Tapos yung isang supply ng thermostat, galing sa compressor yan, dumikit siya, ganyan. So tinanggal ko na lang dyan. Siguro nito, dalawa lang ang pagkakaalam ko nito mga master. Either yung insulation ng wiring nito, may sugat, tapos dumikit siya dyan sa terminal ng thermostat, or either yung thermostat nito nagtithermally close na siya, hindi siya nag-open pag ma-reach na yung lamig sa kwarto. So yung compressor, yung capacitor, titingnan lang natin ito mamaya at kukunan natin siya ng resistance pati yung compressor. So tanggalin muna natin, pero for sure itong thermostat na ito sunog na, hindi na magamit. So parang okay pa naman yung kapasitor, umitim lang dahil sa sunog.
Pero thanks God pa rin dahil hindi nagka-problema. Alam nyo naman itong plastic at saka styro, madali siyang magpo-produce ng apoy. So mabuti na lang na agapan agad. Pero itong thermostat, wala na itong damage na ito. Papalitan na lang natin mamaya. Pati yung wiring yan, putulin natin. Pero yung kapasitor, sa tingin ko parang okay pa yata ito. So check na lang natin. Pati yung compressor, kung bakit nangyari ito, titingnan natin yung compressor kung okay pa ba. So ang problema talaga doon, nandun sa supply ng thermostat, oh. Yung dalawang linya, either dumikit yon, may sugat, or either yung thermostat niya nagte-thermally close na, hindi na nag-open contact pag ma-raise na niya yung lamig. So tanggalin muna natin itong cover, titingnan natin yung compressor kung okay pa ba, pati yung oil pin ito. So check natin sa times 10, kung medyo mataas, ibaba nyo na lang sa times 1 ohms. So yan, okay pa yung relay, oil pin niya, okay pa. So may contact pa, so titingnan natin yung common running at saka yung starting. Tanggalin muna natin ito, ha. Na natin ang resistance, mga master. So okay pa naman, oh. May reading pa siya. Yan, oh. So buo pa ang ating compressor, mga master. Titingnan lang natin mamaya kung may grounded ba itong unit na ito. So hindi po shorted yung compressor, oh. Tingnan nyo, may reading din siya. Hindi naman siya sunog. So titingnan na lang natin ito mamaya. Yan, oh. Common running saka starting. So okay pa yung compressor, pwede natin itong balik muna, tapos papalitan natin siya ng thermostat. So try nating pandarin thermostat lang muna papalitan natin dahil hindi pa naman nasunog yung kapasitor, yung selector switch niya. So check lang muna natin itong yung kapasitor kung may reading pa. So after natin ma-check nito, pandarin natin. Try nating gamitan ng clamp kung mag-stack up ba yung compressor o mag-high ampere ba yon. So ito lang muna, check natin yung kapasitor. So para mag-check tayo ng selector switch, doon na lang sa main plug. So putulin na lang muna natin tong nasunog. Papalitan lang natin ng bago. So tingnan nyo kung gano'ng kalaki yung damage, oh. Nasunog yung thermostat. So hindi na papakinabangan yan. Pero mabuti na lang din at saka hindi nasunog yung buong unit, pati na bahay. Agapan agad. So be aware, mga master. So kailangan pag-aalis kayo, naka-switch off yung breaker o matanggal nyo yung plug. Kagaya nito, muntik na sana ang nasunog pero agapan pa naman. So okay pa, tinignan ko yung selector switch, wala namang problema siguro to. Hindi mo naman nasunog, pati yung kapasitor niya wala naman. So tanggalin lang muna natin to para lagyan natin ng bagong thermostat. Actually meron pala akong nakitang thermostat na pwede natin gamitin. Meron akong nabili sa junk shop, yung board na lang, panel board. So pwede pa ito nating i-replace ito. Nabili ko sa Buti Bakal o junk shop ng 50 pesos lang, may kasama ng thermostat at saka kapasitor. So yun lang ang papalitan natin, pati yung wire na nasunog. Ito yung i-replace natin. Medyo mataas nga lang yung knob niya, selector knob, pero pwede na rin yan. Dahil wala kaming mabili dito, walang mabilihan ng brand nyo dito ng tindahan. So kaya ako nag-iipon ng mga pwede pang mapakinabangan sa junk shop. Check muna natin kung may resistance siya. So yun, nakita nyo yung tester. So okay pa to. So ganun lang, mag-check resistance lang din ang kukunin natin dyan sa thermostat. So pwede pa to magamit, mga master. Mabuti na lang, pareho sila ng
paglagyan ng tornilyo. So, pwede pa itong magamit. So, ang next natin gawin, wiringan natin, wiring muna tayo, tapos check natin ha, kung under pa ba ito, sana hindi stuck up ang compressor. So, mayroon tayong dahilan kung bakit nasunog yan. So, titingnan natin, baka nag-stuck up din itong compressor na to. So, papalitan lang muna natin itong connection dito na sunog din. Yan o, yung karugtong sa thermostat. Ito. Papalitan natin yan. So, lugtungan lang natin yung nasunog na wiring. Tapos, i-check natin yung kapasitor. Kung okay pa ba, pwede pa bang gamitin. Pero sa tingin ko, gumagana pa naman dahil hindi naman siya lumulubo. Tsaka hindi naman nasunog yung mga terminal niya. So, napalitan na natin ito. So, okay na. So, next natin gawin, check muna natin itong mga yung connection ng kapasitor. Yung pan-herm. At saka yung common. So, sana na may under pa itong compressor para magamit pa. Pero, tinignan natin ngayon mga master kung hindi ba stuck up o hindi sa high ampere. So, pag high ampere, stuck up siya, baka ito din ang dahilan. Pero, hindi tayo sigurado ha, dahil kanina nakita ko din dumikit yung wire. Check natin, kapasitor muna. So, yan o, may resistance siya mga master. So, okay pa yung common at saka sa herm. So, try naman natin itong connection ng common at saka yung sa pan. Times 1K yung nakasit yung ating tester mga master ha. So yan. So okay pa. So buo pa ang kapasitor. So hindi natin ito pwedeng palitan dahil okay pa naman. Yun lang wiring niya nasunog at saka yung thermostat. So doon lang tayo magpo-focus. Yun doon ang papalitan natin. Chinik ko yung ibang wiring. Wala naman siyang problema. Medyo nagkakulay lang ng itim dahil sa usok. Dahil nakasaloob siya ng board. Panel board. So, pwede pa. Okay pa yung kapasitor. May resistance yung compressor. Yung selector switch. Yung thermostat, pinalitan natin. So, try natin na kung gagana ba ito mga master. So, ganun lang tayo mag-determine. Kung halimbawa, may maka-encounter kayo ng ganito. Kung ano yung nasusunog, yun lang muna yung papalitan nyo. Then, i-check nyo muna, papaanda rin nyo. Kung hindi pa umaandar, so, maka may problema pa yung ibang parts niyan. Pero na-check naman natin yung compressor, may resistance pa siya. So, try muna natin paanda rin ito ngayon. Hindi muna natin siya ibabalik ha. Kukunan muna natin siya ng resistance, yung basic na step by step resistance muna bago natin isaksak yung unit. So, pan. So, yan. Okay. Umaandar siya. Okay pa yung selector switch din. So, medyo mataas, baba natin. Nakasit sa times 1. Times 10 to yun kanina eh. Ulitin natin na. Pan. Next. High pan. High call. Yan. So, okay mga master. Gumagana pa ang ating selector switch. Buo pa. So, next natin gawin ngayon, saksak natin. So, kunan muna natin siya ng body ground. So, check natin sa times 10, tapos body ground. Maghanap tayo ng bakal na portion. So, wala naman siyang grounded. So, panda rin natin ito ngayon. Mga master dens. Pag stuck up yung compressor, ha, wala na. Hindi na talaga pwede mapakinabangan to. Saka yun ang dahilan. Pero pag okay pa yung compressor, okay pa yung pan motor, dahil chinik ko naman sila, may resistance sila. Yan o. Kita nyo, umandar na ang ating pan motor. So wala naman tayo nakikita ang nag-spark. O grounded. Wala naman. So umandar na yan. Nakasit na sa pan. So try natin na. Yan o. Naka-local na. So, wait lang tayo sandali, baka bigla siyang magti-trip off, mag-high ampere. Wala naman. So,
So normal pa ang compressor pati yung pan motor. So yun, no? Tingnan nyo. So mayroon pa din pala siyang refrigerant. So hindi po naapektuhan yung compressor nito dahil nakita nyo nag-umpisa ng nag-yellow yung evaporator niya. So check na lang natin ito ngayon dahil umaandar naman, diba? Nakita na natin. So check na lang natin kung mawawala ba yung ice buildup na yan o kailangan natin linisan then pandarin ulit. Pero pag mawawala yan, so ibig sabihin good pa yung unit. Yun lang ang problema. So nandun lang sa wirings ng thermostat. Ayan, umaandar na yan. Hihintayin na lang natin sandali mga master. Standby lang. Kung mawawala ba yung ice buildup niya. So yan o. So, ibig sabihin yan, okay pa yung unit. Tingnan nyo. Umaandar na yan. Compressor na yan ha. Nawawala na yung ilo niya. So lalamig na yan. Kulang lang sa linis to. So yun lang pala yung problema niya mga master, na napuruhan yung thermostat niya. So pagkakalam ko naman noon, ayos. Ayos yun. Ayos Master Dance. Yan yung mayari o. Oh. Yan yung mayari, kukunin niya yan ngayon mamaya maya. So naghihintay lang yan. So hindi natin pwede patagalin ito dahil hinihintay na ng customer. So tingnan niya yung selector o, oh. Medyo mataas pero hindi na importante yan. As long as nagagana na siya. So ito yung nasira mga master. Yung thermostat. So yun ang problema yata nun. Yung thermostat na yun. So pwede na natin itong switch off. Para linisan na namin to. Tapos gagamitin na ni customer. So tuwang-tuwa na si customer. Nakita nyo naman diba? So ang problema nun, baka hindi nagtitrip off yung thermostat or either may sugat yung wire nyan. Dumikit doon sa thermostat. So kaya siya nasunog. Parang ganun lang. Dahil okay pa naman yung compressor. So pwede natin tanggalin to. So huwag nyo kong kalimutan pala mag-subscribe sa aking YouTube channel para updated kayo sa bagong mga video. So ayos Master Dodge. So tuwang-tuwa yung mayari. So next time ulit. Maraming salamat.